So hello guys, ngayong video mag-question and answer tayo. Hahanap tayo ng mga nagtatanong sa ating Facebook group dahil doon sa ating YouTube, sa mga nagko-comment sa YouTube ay lahat na nakikita ko ay tungkol kay Mango. Dahil si Mango ay ating susunod na ipapaampon kung sino man ang ating mapipili. So dahil puro si Mango ang topic sa ating YouTube, edi dito muna tayo sa ating Facebook group kung ano yung mga sasagutin natin dahil marami na din nagtatanong dito sa ating Facebook group, kaya sasagot tayo doon sa ating group. So simulan na natin to. Tara na, let's go! So, yung unang tanong kay Melvin Almario, bali, ang tanong niya kasi dito, positive kaya parehasin? Napatong naman yung green, patulong naman daw. Okay, so yung pares niya dito ay napakaraming itlog. Ilan ba to? 2, 4, 6, 8, 9. So, 9 na itlog, tapos nagtataka siya kung bakit ang daming itlog daw. Bali, oo, may isip agad natin na sila ay same hen, pero doon muna tayo sa mahabang proseso. Huwag natin agad i-declare na same hen yung mga pair nyo kapag ang daming itlog kasi nakadepende yan sa kanilang kondisyon. So, paano ba natin nasabi na depende sa kondisyon ng mga alaga natin? Nakaano kasi yan sa ano nila, sa pagpupurga. So, yung nagpupurga tayo ng mga pair natin, ayun yung pwedeng maging dahilan kung gumaganda yung mga kondisyon ng ating mga ibon. Kaya dumami ang kanyang mga itlog doon sa isa niyang pares ay depende yan sa kondisyon ng ibon nyo. Tapos kung matagal na sa inyo yung ganitong pares nyo, kunwari sa inyo itong ibon na to, tapos ganyan karami ang itlog. So kung matagal na sa inyo itong ibon nyo, tapos alam nyo talaga yung gender nila, alam nyo yung kanilang history, kapag binili nyo to, tapos proven na, eh di, hindi nyo na kailangan mag-overthink na bakit ang daming itlog, di ba? So, hindi na natin kailangan ano pa, isipin pa kasi proven na sila sa dati nilang may-ari. Tapos, kapag ganito naman ang mga itlog nyo, huwag natin agad na alisin yung mga itlog. Hayaan muna natin na patagalin yung itlog sa kanila. Kapag, baka kasi di natin alam na kakathen nga sila, naglilimlim, tapos mapisa lahat. Eh, ang swerte-swerte, diba? So, kapag ganyan, hayaan muna natin na limliman nila, tapos magpapisa sila. Ganoon lang yun. Hayaan lang natin na mag-fertile muna yung mga itlog kung totoong cock at hen sila. Okay? So, huwag tayo agad-agad gagawa ng kung ano-ano, natatanggalin natin yung mga itlog, kakalasin natin yung mga pares, kakatin naman pala sila. Eh, sayang yung panahon. Sayang yung itlog na dapat pipisain nila. So, wag natin sayangin yung mga panahon. Kaya, hayaan muna natin yan ng mga ilang linggo. Siguro, 6 weeks. Halos isang buwan yun. Halos isang buwan yun. Bali, kasi nai na itlog yan, hindi sabay-sabay yan nilabas. Siyempre, hindi naman ganun yung mga ibon natin. Bali, hintayin natin yan ng 1 to 2 months kung mag-fertile ba yung mga itlog or may mapipisa. Kapag may napisa, edi okay, di ba? Wala tayong pagsisisihan. So, ayun ang ating sasagot natin diyan. Kaya wag natin agad i-declare na same hen kapag ang daming itlog kasi bakit natin sila binili? Yung pares na yon kung hindi naman sila kakathen, di ba? So, kapag bibili kasi tayo ng ibon, ng pares, syempre, tatanungin mo kung sino ang lalaki at kung sino ang babae. Para syempre, may patunay na kakathen sila. Tapos, kung same hen pala, edi pwede mong sabihin doon sa pinagbilan mo na same hen pala to, sir, hindi naman pala kakathen to. Edi, wala kang kasalanan doon. Yung may kasalanan doon, yung nagbenta sa'yo. Kasi, binentahan kanya ng maling pairing, di ba?
So, maling pairing din naman kasi to kasi perso, green perso, tapos white bull, yellow bull. O, di ba? Perso, tapos fisher, hybrid ang magiging anak nila, hindi hybrid na buknoy ha, hybrid na crossbreed na parang transmutation na magkakaroon sila na anak na mga madudungis tulad nito kasi green perso yung isang ano eh, yung isang ibon. Bali, magiging madungis yung mga iba nilang anak. Pero kung nag-aalaga lang naman kayo para sa pampatanggal stress or wala lang, ano lang, libangan lang, okay lang yung ganitong paresan. Kasi hindi naman tayo magbibenta, di ba? So, ayun. Okay ako sa mga ganito. Kapag ganito ang itlog ng mga pares nyo, hayaan nyo lang munang limliman yan dahil para wala tayong masayang na itlog. Malay nyo, mag-fertile, o, di ba? So, next question tayo. Napahaba tayo doon. Okay, yung tanong ni RNB Alcantara. Ano pong mute ito? So, ang mute nito, ay Parblu, Turkish. Turkish Parblu. So, ganyan ang itsura ng Turkish Parblu. Next, kay Marge Dan. So, ito yung tanong, And next, yung kay Marge Dan, yung nanalo ng ating Biopide na cup. Yung akin to, na pinaampun ko, asawa to ng Blue Opahen. So, isa ang nakakuha. Tapos, binilan niya ng kapares doon sa North Caloocan. Bali, meron na siyang nabilhan na kapares nito na ang sabi niya, ang kinuha niya daw ay Green Opa. So, ayun yung kanyang biniling partner para dito. So, okay, binigyan niya kagad ng kapares. So, aabangan na lang natin na magpapare sila, mag-meet sila, okay? Kasi itong Biopide cup natin ay pinaampun natin 'to dahil bibigyan ko ng kapares yung Blue Opahen na naiwan sa akin. Ayun. Bali, yung doon siya bumili sa North Caloocan, dito napakaganda ng ano niyo, napakaganda. Napakaganda ng ibunan ng pinagbilan niya, ang dami, promise. Ang sarap mag-alaga ng ganito. Ang sarap mag-alaga ng ganitong ibunan. Ang daming ibon. Kaya kapag ako'y mag-iibon, kapag tumanda ako siguro, ganyan ang gagawin ko, no? Madaming ibon, tapos madalas na ang paampon, di ba? So, matagal pa yun. Wala pang ang bahay. Wala pang bahay lupa. So, next naman na tanong kay Ron Ald. So, tanong niya dito, ask ko lang daw, may nabili daw siyang breeder. Ang problema niya daw ay almost 2 months na siya, hindi pa din daw nag-iitlog. Hindi ganun. Huwag ganun. Huwag tayo mag-isip ng ganun na 2 months na yung alaga natin sa atin na inalagaan natin. Pero iniisip natin, bakit di pa nag-iitlog? Hindi ganun. Huwag ganun. Kasi malay mo yung napagbilan mo ay hindi pala proven. Hindi pala matured pa. O, di ba? Nasa ano pa? Nasa 7 months, 8 months. Ganon. Kasi may mga iba na nagbibenta na syempre dinadaya nila para lang mabenta yung ibon. Ganon lang yon. Kaya kapag nakabili tayo ng mga ibon, ng mga pares, wag agad nating iisipin na mag-breed na sana sa agad kapag nasa sayo na. Wag ganon. So, ang tanong niya kasi dito, nag-nesting naman daw sila. Proven naman daw. Oh, so kung proven sila, tapos 2 months pa lang sa'yo, okay lang yun. Huwag mo nang, huwag kang mainip sa kanila kasi proven na sila. Anytime pwede silang mag-mate, pwede silang mag-itlog. So hintayin na lang natin, huwag tayo maiinip. Ako naiinip. So yung nakarang araw, naiinip ako, di ba? E di, maano kasi, pangit sa pag-iibon yung pagiging mainipin kasi ang challenge sa pag-iibon ay yung maghihintay tayo ng matagal para makapagparami ng ibon. So, ayun lang naman yon. Kaya huwag tayong maiinip pagdating sa pag-iitlog. Okay? So, huwag na tayong maiinip. So, next na tanong kay Cyrus Jasper. Nag-first egg siya noong October 16. Nag-gimlem either 23 or 24 ng October. Kailan mapipisa ang egg nila? So, hindi natin masasabi na nag-start maglimlim ng 23 or 24. Kasi pagkalabas ng itlog, lilimliman na yan ng ibon nyo. Hindi nyo naman kasi mababantayan yan 24 hours na October 16, binantayan nyo,
nasa labas buong araw yung ibon, yung hen, hindi ganun yun. Kasi kapag ang hen kailangan maglimlim sa unang itlog na nilabas niya sa mismong araw, lilimliman niya yan. Hindi yan nangyirik ng araw kung kailan siya maglilimlim, okay? Kaya noong October 16, naglilimlim na yan. Noong October 17, naglilimlim na yan. Araw-araw na yan naglilimlim sa kanyang itlog. Kaya huwag tayong magtatalon ng araw. Kasi isang araw o dalawang araw na hindi maglimlim yan, mamamatay yung ibon. Mamamatay yung itlog. Hindi mas matidelay yung kanyang pag-fertile, yung pagkakaroon ng similya. Kaya pagkalabas ng itlog, maglilimlim yan agad. Kaya eto, ayon ang aking sagot sa tanong mo, Cyrus Jasper, naglimlim na agad yan ng October 16. Promise, naglimlim yan. So, kailan daw mapipisa yung kanyang itlog? Yung itlog ng... So, kailan daw mapipisa yung itlog? So, one month, mas okay. I-check mo na lang yung nest box ng November 16, may pisang na yan dyan. So, ayun lang naman. Magbigay lang naman tayo ng isang buwan. So, kung October 16 nag-itlog, edi November 16 mapipisa. Ganun yun. Pero isang itlog yun ha. Bali, iba-iba kasi ang araw ng mga pagkakalabas ng itlog. So, ayun ang aking sagot doon sa iyong tanong. So, ang tanong ni Mario Lito Oreo Jr., first timer lang pang 22 days na daw yung mga itlog na to mula nung first egg. So, may pag-asa pa daw ba mag-pisa to? Oo, may pag-asa mag-pisa yan. Kung tinignan mo kung nag-canling ka, tapos may fertile, mapipisa yan na, di, na mismong araw na. Ganun lang yun. So, kung pagka, yung pagpipisa kasi ng itlog ay nakadepende yan sa 21 to 25 days. So, ayan ang range ng pagpipisa, ng hatch date. So, ayan yung pag... So, ayan. Ayan yung range ng pagpipisa ng itlog. 21 to 25 days. So, ayun lang naman ngayon video guys. Sana may natulong ako sa inyo about sa pag-aalaga ng ibon. So, yung mga nagtatanong pa ng kung ano-ano, pwede kayo mag-post sa aming Facebook group. Dahil kukuha din ako dyan ng mga nagtatanong tapos isasama natin dito sa video natin. Kaya, sali na kayo sa aming Facebook group. Mag-post kayo doon. I-accept namin yan. Tapos, sasagutin yan ng ating mga kaibigan. Tapos, sasagutin ko rin yan para dito sa ating video. So, salamat sa mga sumusuporta guys. Mag-shoutout sa tayo. So, shoutout kay Leo Manalili, kay Jel Carlo Uno. Shoutout din kay Quince Prito, kay Vincent Del Mundo, kay Kimwell Maranata, kay Jerome John Rosco, kay Jane Andre Aison Garcia, kay Quadro Ungas, kay Angelo Briones, shoutout din kay Gabriel Jeronimo, kay JR Luna, kay Jerwin Guavera, kay Leonardo Villanon Jr., shoutout din kay Tetsuya Kuroko, shoutout din kay Geraldine Virtudazo, kay Joseph Villegas, kay Mark Stephen Balgos, kay Nat Mig Stevie, ay... kay Nat Migs Vlog, shoutout din kay Lake Cabrera, kay shoutout din kay Charles Martinez, kay Angel Marvi Salonga, kay Motorize PH, kay Flor de Risa Palamon, kay Imahe Production, shoutout din kay Jan Tungpol, kay Belmark Ann, kay Estong Jador Mio, shoutout din kay Billy Usan, kay John Lloyd Kunanan, kay Jopel Chua, kay Aisha Valdez, shoutout din kay Kuya Onad, kaibigan, shoutout kay Wendell Bugsik, kay Leo Matthew Afable Maniego, shoutout din kay John Dave Jesus, kay Rom Fuentes, kay RJ Kunanan, kay Earl Anthony Castro, shoutout din kay Nolan Abugada, kay Sammy Sarmiento, kay Leonardo Villalon Jr., siya ulit, shoutout kay Windel Carig, kay Paterno Panelo, kay Jello Andre, kay Christian Aaron De La Cruz, kay Genova Marvin John, at shoutout kay Kero Ganzon. So kung gusto mo po shoutout, comment lang kayo at isa shoutout namin kayo kada video namin. Tapos kung may mga katanungan pa po kayo, at kung may mga katanungan pa po kayo, post lang kayo sa aming Facebook group at sasagutin ko yan, at sasagutin ng mga kaibigan natin yan, at sasagutin ng...
at sasagutin namin yan dito sa video. Tapos, so ayun lang guys ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.